Ayon sa napag-aralan natin sa Part 8D, na ang tribulation saints ay yung mga taong naiwan sa rapture. Una, ito yung mga Hudyong hindi nanampalataya kay Kristo. Pangalawa, yung mga Hentil na hindi nanampalataya kay Kristo. Sa madaling salita, both Jews and Gentiles unbeliever. Kaya unbelievers talaga ang maiiwan sa rapture. Walang totoong Kristiyano ang maiiwan sa rapture. Dahil ang maiiwan sa rapture ay mga unbelievers. Kapag unbelievers means sila yung hindi nagtiwala kay Kristo. Ang Biblia ay maliwanag dito. Kung babasahin natin ang John chapter 3 verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi sila sumasampalataya sa kaisang-isang anak ng Diyos. Malinaw sa verse na yan na kapag hindi ka nagtiwala kay Kristo na anak ng Diyos ay hinatulan ka na. Meaning, buhay ka pa, hinahatulan ka na. In layman's term, buhay ka pa, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno kung wala kang tiwala kay Kristo. Kung wala kang tiwala kay Kristo alone, unbeliever ang tawag sa iyo. And all unbeliever will be damned forever. Ngayon, meron tatlong klaseng unbeliever in practical idea. Jews under the law, non-Christian believers, at false Christian believers. Sa side ng mga Hudyo, sila yung mga Hudyong maiiwan dahil pinili nilang magstay sa Judaism. At alam naman natin ang Judaism ay hindi naniniwala na si Jesus Christ ang kanilang Messiah at nag-aantay pa sila ng kanilang Messiah. Ito ay ayon sa napag-aralan natin sa Part 8A, nag-aantay pa rin sila ng ibang Messiah. Kaya matatag ang kanilang pagre-reject sa ating Panginoong Jesus, kaya sila ay unbeliever talaga. Sa side naman ng mga Hentil, sila yung mga taong maiiwan na hindi nanampalataya kay Kristo. So dalawa po yan, non-Christian believers at false Christian believers. Una, yung non-Christian believers. Ito yung mga taong walang panahon sa Diyos. Sila yung mga taong walang inatupag sa buhay kundi ang tungkol sa kanilang sarili. Sila yung mga taong ang purpose ng buhay nila ay umiikot lamang sa mundo nila, sa mga sarili nila. Sila yung mga taong ayaw pag-usapan ng Diyos pero interesado sila sa mga bagay dito sa sanlibutan. Sila yung mga taong walang pakialam sa Diyos at walang panahon sa Diyos, kaya sila ay mga unbeliever. Pangalawa, yung false Christian believers ay sila yung mga taong akala nila sila ay Kristiyano pero hindi naman pala. Well, ito yung pinakamarami kaysa sa mga taong walang oras sa Diyos, na marami nag-aakala na ligtas na sila pero hindi pa pala. Ito yung mga taong akala nila ay sa pamamagitan ng effort o works, akala nila ay ligtas sila. Naakala nila ililigtas sila ng kanilang reliyon pero hindi pala. Naakala nila porque sila ay nasa simbahan, nagpipray, nagbi-ministry, nagwo-worship, ay ligtas na sila. Naakala nila na ang dagdag na good works nila ay makakapagligtas sa kanila bukod sa gawa ni Kristo. Naakala nila na sa pamamagitan ng kanilang Christian living performance ay maidadagdag nila ito sa gawa ni Kristo. Pero sa mata ng Diyos ay hindi po pala. Dapat natin maintindihan mga kababayan na ang pagiging Kristiyano ay Kristiyano ka dapat sa mata ng Diyos. At maliwanag sa gospel na ibinigay ng Diyos kay Pablo na yung mga taong 100% na nagtiwala lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ang maliligtas. Walang halong works o dapat gawin para maligtas. Kundi nagtiwala lamang sila sa tinapos na gawa ni Kristo, kaya sila yung Kristiyano talaga sa mata ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay base sa gospel ni Apostol Pablo. Sila yung walang pero-pero, si Kristo lang ay sapat na. Sila yung mga taong bagamat forever silang pinatawad, hindi sila umaabuso sa kasalanan. Walang dagdag na gawa nila, walang maintenance para maligtas. Lahat sila ay 100%ng nagtiwala lamang sa tinapos na gawa ni Kristo para maligtas. Ngunit kung ang basihan ng iyong kaligtasan ay may halong works, imbis na faith alone lang, surely you will miss the rapture. Hindi ka pa Kristiyano sa mata ng Diyos, you are still unbeliever. Kasi wala kang tiwala kay Kristo na si Kristo ay sapat na para maligtas ka. At wala nang pero-pero. Ito ay naging malinaw sa ating lahat sa Part 8D.
Kaya after ng rapture, yung mga maiiwan ay magtataka kung bakit sila naiwan. Lalo na yung mga Kristiyanong akala nila ay ligtas sila pero hindi pala. They will realize na naloko sila ng reliyon nila, ng sekta nila, ng pastor nila o yung performance nila. They will realize na tama pala ang faith alone gospel na tinuturo ni Apostol Pablo. Na kung dinivide lang sana nila ang pag-aaral ng Bible, hindi sana sila maliligaw. Na kung hindi sila naging tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos, malalaman sana nila ang katotohanan. Ngunit huli na ang lahat, kaya papasok na sila sa third dispensation, which is Tribulation Age. Lahat ng iyan ay napag-aralan natin sa Part 8D. Kaya sa Part 8D, napatunayan na natin verse by verse at sobrang biblical na ang mga tribulation saints ay yung mga taong hindi nagtiwala sa gawa ni Kristo ayon sa gospel ni Apostol Pablo. Sa pag-aaral natin ngayon, hindi pa rin mawawala ang matalinong pag-aaral tungkol sa rightly dividing the scriptures. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God by rightly dividing the word of truth. Ang rightly dividing the scriptures ay inaalam mo muna ang isang talata sa Biblia kung sino ba ang sumulat o sino ang nagsasalita, para kanino ba sinulat o sino ang kausap, anong panahon ba ito isinulat, ito ba ay para sa mga Hudyo, para sa mga sinaunang Kristiyano o para sa mga Hentil. Anong dispensation ba ito? Ito ba ay panahon ng kautusan, panahon ng 12 apostol, o panahon ng grace period o bagong tipan na siyang gospel ni Apostol Pablo? At sinabi din sa Hebrew chapter 1 verse 1 na may dispensation or time period sa Bible at ating napag-aralan na ito sa Part 8D. Sa Part 8D, napag-aralan din natin by rightly dividing the scriptures na may tatlong dispensations tinuturo ang Bible. Ito ang dispensation ng law, which is yung Old Testament age, ang dispensation ng grace o ang church age, ang dispensation ng performance na mangyayari sa 7 years of tribulation. At napag-aralan din natin sa Part 8D na bawat dispensation mayroong sinugo ang Diyos para sa gospel ng bawat dispensation. Sa panahon ng law o Old Testament, andito si Moses, John the Baptist at ang ating Panginoong Hesus at ang 12 alagad. At sa panahon ng grace ay si Apostol Pablo sa mga Hentil. Ngayon, i-recap muna natin bago tayo dumating sa dispensation ng tribulation. Sa panahon ng law, exclusive lang sa mga Hudyo. Ito ay nagsimula kay Moses at ang Biblia ay malinaw dito. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Kaya sa panahon ng law, ang mga Hudyo ay sumusunod sa utos ng Diyos ayon sa kanilang propetang si Moses. Pagkatapos, isang dispensation ang dumating sa panahon ng law. Ito ay panahon ni Juan Bautista. Ang sabi sa Lucas chapter 16 verse 16, ang kautusan ni Moses at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na taga-bautismo. Buhat noon pinangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ng nagpipilit na makapasok dito. Sabi diyan, ang kautusan ay nawala na daw ng bisa pagdating ni Juan Bautista. Mula doon ay pinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang gospel na sinasabi dito ay gospel of God's kingdom. Ang gospel of kingdom of God dito ay tumutukoy sa paghahari ni Kristo dito sa lupa o yung kanyang second coming. Ito ay gospel na exclusive lang na pinapangaral sa mga Hudyo. Kaya ilagay natin dito si John the Baptist. Ngayon, dumating si Jesus. Saan ba siya sinugo? Ang sabi sa Mateo chapter 15 verse 24 na sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Ang linaw sa verse na yan na sa bibig mismo ng ating Panginoong Hesus na siya'y sinugo lamang sa bansang Israel o sa mga Hudyo at hindi sa mga Hentil. Kaya yung mga tinuturo niya sa Book of Matthew, Mark, Luke, and John, ang kausap niya doon ay mga Hudyo, hindi tayo mga Hentil. Gayun din ang 12 alagad, ang tanong para saan ba sila sinugo. Ang sabi sa Mateo chapter 10 verse 5 to 7, ang 12 ito ay sinugo ni Hesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ng malapit nang dumating ang kaharian ng langit.
Maliwanag ulit sa bibig ng ating Panginoong Jesus na ang 12 alagad kasama si Pedro, Juan at Santiago ay isinugo din para sa mga Hudyo. Ang sabi diyan, ang ipangaral daw ng 12 alagad ay tungkol sa pagdating ng kaharian ng langit o yung Gospel of God's Kingdom. Gaya ni Juan Bautista, ang 12 apostol ay pinapangaral ang Gospel of God's Kingdom. Ang Gospel of God's Kingdom ay pananampalataya din kay Jesus pero may halong works. Kaya mga librong 1 John, 2 John, 3 John, 1 Peter, 2 Peter at Santiago, ang mga sulat na ito ay para sa mga Kristiyanong Hudyo. Ang Gospel nila ay may halong works bukod sa faith. Kaya si Juan Bautista, si Jesus at ang 12 alagad ay sinugo lang talaga para sa mga Hudyo. At ang Gospel nila ay tungkol sa Gospel of God's Kingdom, hindi Gospel of Grace. Meaning, lahat ng sinasabi nila ay huwag tayong basta-basta dadampot ng verse at i-apply natin. Dahil hindi Gospel of God's Kingdom ang Gospel sa ating mga Hentil, kundi Gospel of God's Grace ang Gospel sa atin na binigay kay Apostol Pablo. Kasi ang Gospel of God's Kingdom ay may halo talagang works. Dahil meron silang mga sinasabi na panghudyo lang talaga at hindi para sa atin. Gaya ng sumunod sa utos ng Diyos para maligtas. Magpabautismo para maligtas. Kapag tumalikod ka sa pananampalataya, ikaw ay hindi maliligtas. Magpatuli para maligtas. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Lahat ng ideyang yan isinulat para sa mga Hudyong matitigas ang ulo. Dahil ang mga Hudyo ay matitigas ang ulo. Dahil kung mapapansin nyo, sa Old Testament books, laging nagagalit ang Diyos sa kanila dahil sila ay matitigas ang ulo. Kaya matitigas na pananalita ang bagay sa kanila. Kaya wag po tayong basta-basta dadampot ng verse sa mga librong yan nang hindi po natin alam yung Gospel na para sa ating mga Hentil. Kundi maliligaw tayo at marami tayong maliligaw if we cannot rightly divide the scriptures. Ngayon papasok tayo sa bagong tipan. Bago ipako sa krus ang ating Panginoong Jesus, binanggit na niya ang bagong tipan. So ano ba ang bagong tipan? Pagkatapos dumampot siya ng kopa at nagpasalamat sa Diyos at binigay iyon sa kanila, sinabi niya, uminom kayong lahat ng ito sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa verse na yan, sa upper room, binanggit na ni Jesus ang bagong tipan. Na ang bagong tipan ay kapag nabuhos ang kanyang dugo sa krus, ang sino mang magtiwala sa kanya ay mapapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa madaling salita, ang bagong tipan ay the finished work of Christ. At ang Gospel na yan ay maririnig lang natin sa huling apostol na sinugo ng ating Panginoong Jesus. Ito'y walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang kaligtasan sa panahon natin ngayon under Paul's Gospel ay yung pagtitiwala sa blood atonement na ginawa ni Kristo sa krus. Paano ba nakakapagligtas ang dugo ni Jesus para sa ating mga kasalanan? Well, sa tatlong dispensation na ito, may kanya-kanyang Gospel at may kanya-kanyang paraan ng kaligtasan. At may kanya-kanyang pagdanak ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan sa bawat dispensations. Lahat sila ay laging mayroong dugong dapat dumanak para ang tao ay mapatawad sa kanilang kasalanan. Sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 22 na walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Ang tawag dito ay blood atonement. So ano ba yung meaning ng blood atonement? Kung i-google mo ang meaning nito, to suffer the penalty for sins, thereby removing the effects of sin from repentant sinner and allowing him or her to be reconciled to God. So kailangan may mamatay pambayad sa ating mga kasalanan. At maliwanag sa Bible sa Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may maialay para mapatawad ang ating kasalanan at ma-reconcile ang ating relasyon sa Diyos. Sa Old Testament, sa mga Hudyong under the law, kailangan nila magpatay ng kordero para mapagtakpan ang kanilang kasalanan. Yung dugo nun ang nagpapatawad sa kanilang kasalanan yearly ayon sa Leviticus. Ngayon, sa New Testament, yung dugo ni Jesus ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang epekto nito ay pangwalang hanggan. Nangyari ito around 33 AD, so 2,000 years ago na ang nakakaraan. Hindi pa tayo pinapanganak nung nangyari yun.
Kaya ang paraan para maging epektibo ito sa atin ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa niya noong 33 AD. Kaya kung mananampalataya ka kay Kristo, yung dugo ni Kristo ang magseselyo sa iyo ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Ang tanong, gaano ba katagal ang kapatawarang ito? Well, dito papasok yung gospel na tinuturo ni Apostol Pablo. Sabi sa Hebreo chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So apakalino ng Biblia at napaka-strong ng ginawa ni Kristo na tayo pala'y pinatawad forever o magpakailanman. Kapag forever means walang katapusan yun. Kung babasahin po natin sa English, neither by the blood of goats and calves, by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Eternal redemptions means walang katapusang kaligtasan kung tatagalogin mo. So ganun din, forever kang ligtas, ang linaw-linaw. Forever kang saved, period na, wala nang pero-pero. Kapag forever kang pinatawad, meaning even your future sins are forgiven. Remember, sa Old Testament, ang kapatawaran ng kasalanan sa kanila ay yearly. So taon-taon, meaning kung magkasala ka ngayon June 12, 2023 hanggang June 12, 2024, bayad ang future sins mo. Pinatawad yung future sins mo pero may expiration after a year. Yan ang eksaktong tinuturo ng Old Testament. Pero kay Kristo iba, napaka-strong, hindi mahina, walang expiration. Forever kang pinatawad, meaning hanggang sa buhay na walang hanggan, bayad ang kasalanan mo. Kaya nga siya amazing grace, di ba? Kaya isang malaking sampal kay Kristo yung katuruan na mga kapatid, hindi lang siya matatapos na nampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at dineclare kang righteous or naging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi lang po siya matatapos doon. Habang nabubuhay po tayo, kailangan yung kabanalan is ipamuhay natin at makita sa atin. Ang katuruan ito ay isang malaking insulto at sampal sa ginawa ni Kristo Jesus. Ang tanong kasi dito, ano ba ang i-maintain mo? Eh anong gagawin mo? Magkakasala at magkakasala ka pa rin. So real talk to mga kababayan, might maya tayo nagkakasala sa isip, sa salita at gawa. So anong i-maintain mo para manatili kang ligtas? Kung ang basehan ng Diyos doon ay yun ang kaligtasan. Sa bagsak na kalagayan natin mga tao, tayo ay makasalanan. Palaging nagkakasala. Walang taong perpekto. Bakit ka magpapaka-perpekto? Papasaba sa Diyos yung gagawin mo? Kaya nga pinadala niya si Kristo eh. Para mapatawad ka forever, bayaran yung kasalanan mo, even your future sins, para maligtas ka at maging banal ka sa mata ng Diyos forever. Dahil naiintindihan nga ng Diyos na ang tao ay makasalanan, lagi nagkakasala. Kaya pinadala niya si Kristo para bayaran na ni Kristo pati ang mga future sins mo. Ang inihingi lang ng Diyos ay magsisi ka sa iyong mga kasalanan once at then magtiwala ka kay Kristo 100% na nalinis ka na ng kanyang dugo. Ngayon, walang kinalaman dito yung magagawa mo pang mali. Pero yung mga gagawin mo mali, syempre may natural na consequence yun. Dahil nasa sanlibutan pa tayo, kaya kailangan mo pa rin magpakatino at magpakabait after mong masave. Good works after mong masave, dun papasok yung katuruan na yun. Maraming born again Pentecostal ang confused sa pananaw na ito. Kulang sila sa research, hindi nila alam ang tunay na bagong tipan. Hindi nila alam ang totoong gospel. They do not rightly divide the scriptures. Kaya sa tuwing dadagdagan mo ng gawa mo para maligtas ka, ito ay isang insulto sa ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus. Para sinasabi natin na kulang pa yung ginawa niya, kailangan siyang ipako ulit sa krus. Kaya nga sa bagong tipan, ang blood atonement para maligtas ka ay yung dugo ni Kristo ang maglilinis sa iyong mga kasalanan forever na siyang dahilan na ligtas ka na forever. Kasi wala ka ng kasalanan eh, binayaran na niya. So ligtas ka na forever. Kapag sinabing forever, meaning even your future sins are paid. Walang expiration date na kagaya ng sa mga Hudyo. Kaya nga wala nang dahilan para umabuso tayo sa kasalanan dahil napakabuti ng Diyos sa atin eh. Kaya kung ang future sins natin ay pinatawad, walang dahilan para umabuso tayo sa kasalanan. Ngayon, papasok na tayo sa ikatlong dispensation. Pangatlo, salvation under performance.
Ngayon, i-apply natin ang apat na katanungan na anong biblical dispensation ba ito? So ito ay dispensation ng tribulation age. Sino ba ang sinugo sa dispensation na ito? Anghel para sa ating mga hentil. So para ba kanino ang dispensation na ito? Ito ay panahon para sa mga Hudyo. So anong paraan ng Diyos para maligtas? Through performance. So anong response ng tao para maligtas? Faith plus works. Sa part 8a, natalakay natin kung anong gospel na ipinapangaral ang dalawang saksi sa first 3.5 years sa mga Hudyo. Naging malinaw sa atin na ipapadala ng Diyos si Moses at Elijah sa mga huling araw para ipangaral sa mga Hudyo si Jesus ang kanilang tunay na Mesaya. Kaya after 3.5 years, babangon ang halimaw at sasakupin ang bansang Israel at mapapatay ang dalawang saksi na ito. At ang ibang Hudyo na maliligtas ay magsisitakas sa ilang. Ang propesiya sa bansang Israel sa susunod na 3.5 years or during Great Tribulation, pag-aaralan natin sa part 9. Sa ngayon, focus muna tayo sa mga hentil during 7 years of tribulation. Sa tanong na, paano maligtas sa 7 years of tribulation? In case na maiwan ka sa rapture. Isa nakakamangha sa Diyos ay laging siyang may paraan para maligtas ang tao kahit anong dispensations. Ang kautusan sa lumang tipan, biyaya sa bagong tipan, at pagsusumikap sa 7 years of tribulation. Sa 7 years of tribulation ay may paraan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga Hudyo at mga Hentil. Sa mga Hudyo, narito yung dalawang saksi para ipaliwanag sa kanilang kautusan patungo kay Kristo. Sa mga Hentil naman, ang nakakamangha dito ay mga literal na anghel na mga ngaral sa mga Hentil. Well, kung babasahin natin ang pahayag chapter 14 verse 6 to 12, magiging malinaw sa atin kung anong gospel na meron ang tribulation period. Revelation chapter 14 verse 6, nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang walang katapusang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika at bayan. Una, tinawag itong walang katapusang magandang balita. Saan daw? Sa lahat ng bansa, lahi at wika, bayan. So ibig sabihin, ang gospel na ito ay pangkahalatan. Mostly, ang gospel na ito ay para sa mga hentil. So ano ba yung everlasting gospel na to? Verse 7, sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, dagat at mga bukal ng tubig. So gawin natin, ilista natin ang content ng gospel na ito. Una, matakot kayo sa Diyos. Pangalawa, sambahin ninyo ang Diyos. Pangatlo, dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Ngayon, talon tayo ng verse 9 hanggang 11. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy ay nagpapahirap sa kanila at mag-aalab magpakailanman. So, ang pang-apat dito ay sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay pahihirapan sila sa apoy at asupre magpakailanman. So, sa verse na ito ay malinaw na magiging mandatory na ang pagtatak ng halimaw. Hindi ka pwedeng bumili kaya hindi ka makakakain kung walang tatak ng halimaw. Ang konsekwensa naman ito kapag tinanggap mo ang tatak ng halimaw, forever ka maiimpyerno, means wala ka ng salvation. Verse 12, kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. So ang panglima, magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos. Pang-anim, sumunod sa utos ng Diyos. At ang pangpito, manatili sa pananampalataya kay Jesus. So narito ang pitong points na inihiling ng Diyos sa mga hentil during 7 years of tribulation. Ang gospel ng anghel sa tribulation age ay tinatawag na everlasting gospel. Una, matakot kayo sa Diyos. Pangalawa, sambahin ninyo ang Diyos. Pangatlo, dumating ng oras ng kanyang paghatol. Pang-apat, ang sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay pahihirapan sila sa apoy
at asupre magpakailanman. Panglima, magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos. Panganim, sumunod sa utos ng Diyos. At pangpito, manatili sa pananampalataya kay Jesus. Sa listahang ito, nagpapakita na faith plus works ang salvation sa panahon na ito. Mula number 1 hanggang number 6, it involves your works. Kailangan may works. At yung number 7 ay pananampalataya kay Jesus, so may halong faith kay Jesus. Kaya ang tribulation age is the age of performance para maligtas. By works pero may halong faith kay Jesus. So ang gospel na ito ay iba sa gospel ni Apostol Pablo. Sa gospel of God's grace ni Apostol Paul, ito yung Christ died on the cross to pay our sins. The reason why we are forgiven forever, it describes that we are saved by grace through faith, meaning there's no works involved. So that we have nothing to be proud of or wala talaga tayong ipagmamalaki sa Diyos. Ang gospel na binigay ni Kristo kay Pablo ay nagpapatunay na iba ang gospel ng mga anghel sa tribulation age kumpara sa church age. Ito ay faith pero may works na. Meron nagsasabi na ang gospel daw sa church age ay same daw ng gospel sa tribulation. Well, they didn't divide the scriptures. Sa verse na binasa natin, different gospel ang pinapangaral ng anghel during tribulation. Ngayon ang tanong, kung ang anghel na ito ay different gospel sa gospel ni Apostol Pablo, di ba may sinabi si Apostol Pablo na sumpain pati anghel sa langit ang mangaral ng ibang gospel? Kung babasahin natin ang Galatians chapter 1 verse 8, "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel that is different from the one we preach to you, may he be condemned to hell." So may sumpa yung kung sino man yung mangaral na ibang gospel, kahit anghel ka pa. Ang sumpa ay mapunta sa impyerno, ang sabi dyan. Remember, ang gospel ni Apostol Pablo, faith alone to the finished work of Christ and not by our works we are saved. Kapag hindi ganyan ang gospel mo sa dispensation natin ngayon, you will go to hell. Pero yung anghel, iba yung gospel. So paano yun? Sinumpa ba itong mga anghel na ito? O meron lang tayong hindi naiintindihan to harmonize the scriptures? Well, ang sagot dyan ay dispensations pa rin. Mula 34 AD hanggang ngayon, ay sakop pa rin tayo ng dispensation of grace through faith. At kapag tumapak na ang rapture, dito na matatapos ang church age. Dahil ang totoong church ay tumanggap ng totoong gospel ay nasa langit na. At dahil ang tribulation age ay ibang dispensation na, legal lang mangaral ang isang anghel na iba sa gospel na tinuturo ni Apostol Pablo. So, ang anghel na ito ay hindi sinumpa. Pwede na siyang mangaral ng faith plus works sa tribulation period. Kaya tama pa rin ang Biblia at never maging contradict ang Biblia. Ang worldwide persecution ang pinaka-worst scenario sa tribulation period. Gaya na napag-aralan natin sa part 6 na pitong selyo ay lumalarawan sa panahon ng 7 years of tribulation. During birth pains, ang Antikristo ang unang senaryo na gugulantang sa buong mundo. Ngunit kasunod niya ay World War III laban sa mga komunistang bansa. At dahil sa World War, magkakaroon ng worldwide famine ang resulta ng digmaan na siyang ikababagsak ng ekonomiya ng buong mundo. Yan ay napag-aralan natin sa part 6 at napag-aralan din natin sa part 5 na ang kasabay din nito ay siyang pagkamatay ng unang halimaw at ang pagkabuhay na maguli nito. At dito magsisimula ang pot ng halimaw laban sa Kristyanismo at Judaismo. Dito niya ipapapatay ang lahat ng connected sa pananampalataya kay Kristo. Revelation chapter 13 verse 7, pinihintulutan din siyang salakayin at gapiin ng mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Ayon sa banal na aklat, talagang nakatakda ng salakayin at gapiin ng mga hinirang ng Diyos sa lahat ng lipi, wika at bansa, which is ito yung mga hentil na maiiwan. At gaya ng napag-aralan natin sa part 7 na kahit Romano-Katoliko ay hindi makakaligtas sa bangis ng Antikristo. Sa kalagitnaan din ng 7 years of tribulation, dito napapasok sa eksena ang ika-apat na nakasakay sa kabayo na si Kamatayan.
At mangyayari ito sa kalagitnaan sa 7 years of tribulation. Meaning, sa middle of tribulation, maraming mamamatay sa poot ng Diyos at sa poot ng halimaw. Remember, ang ika-4 na kabayo ay kumakatawan sa panahon ng kamatayan. Since ang ika-4 na kabayo ay lumalarawan din sa Islamic spirit na napag-aralan natin sa part 6, ang death sentence ng mga Islam ang siyang mangyayari sa persecution period, which is pagpugot ng ulo ang primary execution ng halimaw. Kaya ang pagpugot ng ulo bilang death penalty ng gaya ng sa Muslim ay nakapropesiya na sa Bible. Ito ay paralel din ng pangyayari na kung saan ang Antikristo pagkatapos niya mabuhay na maguli, he will demand worldwide persecution sa Christianity at Jewish race. Kaya, nagiging malino na sa atin ngayon mula part 1 hanggang part 8 ay hindi contradict ang Book of Revelation. It takes long study nga lang talaga para maunawaan natin ang totoong mangyayari sa 7 years of tribulation. Sa ngayon, nasa kalahati pa lamang tayo ng pag-aaral at lalo magiging malino ito pagkatapos ng part 16. Ngayon, anong mangyayari sa mga Kristiyanong akala nila ay Kristiyano pala sila? Yung pala ay hindi pala. Dahil sa maling gospel na kanilang tinanggap. Well, first 3.5 years ay harapin nila ang World War 3 na posibilidad na nuclear war. At matinding tagutom, at kapag nakasurvive sila sa 3.5 years, haharapin na nila ang Great Tribulation. Sa pagkabuhay na maguli ng Antikristo, ganito ang mangyayari. Sa pilatang pinatataka ng kalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila ay dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila ay may tatak ng pangalan ng halimaw o ang bilang ng katumbas niyon. Ayon sa napag-aralan natin sa part 4, posibleng ito ay may kinalaman sa bank-to-bank transaction na pwedeng biochip technology ang tatak ng halimaw. O pwede din yung Neuralink firm ni Elon Musk na brain implant technology ang mark of the beast. Dahil sa panahon natin ngayon, mababalataan na natin ngayon ang planong human brain trials implants ngayon. Kaya siguro na sinasabi ng Bible na kapag tinanggap mo ang tatak ng halimaw ay wala ka ng kaligtasan dahil half cyber AI robot na ang utak mo at half human. Which is ito yung nakaprogram ka na na sumamba sa halimaw. Kaya wala na pong imposible sa teknolohiya sa panahon natin ngayon. Kaya yung mga Kristiyanong gustong-gusto na may halong works ang kanilang kaligtasan dahil sa kakulangan nila ng research sa totoong gospel, well, dito sa Tribulation Age yung hinahanap nyo. Total, gusto nyo naman na may halong works ang inyong salvation, dito sa Tribulation Age yung hinahanap nyo. Pero ang tanong, gaano ba kalaki ang chance mo maligtas sa Tribulation Age? Ngayon, basahin natin ang ilang verses sa Revelation na tumutukoy sa Tribulation Saints. Payag chapter 20 verse 4, nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuway silang upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Maliwanag sa verse na yan na yung kaluluwa daw na taong pinugutan ay nagpatotoo tungkol kay Jesus, nagpahayag ng salita ng Diyos, hindi sumamba sa halimaw, hindi tumanggap ng tatak ng halimaw. So meaning ang mga kaluluwang ito ay sumunod sa gospel ng anghel. Kaya yan ang dahilan kung bakit sila makakasama magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, ibig sabihin, maliligtas ka pala kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo at magpapugot ng ulo. Dalawa yung requirements kasi yan ang sinasabi ng verse. Faith in Jesus, then beheaded. It seems na kailangan mong mamatay o bayaran ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagbibigay ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagpugot ng iyong ulo. Ngayon, urong tayo sa timetable. Punta tayo sa kalagitnaan ng Great Tribulation. Kaya na napag-aralan natin sa Part 8C, ang Revelation Chapter 7 ay senaryo sa middle of tribulation. Ito yung 144,000 na mga Hudyong tinatakan sa middle of tribulation na nakasulat mula verse 1 hanggang verse 8.
At pagdating ng verse 9 to 17 ay yung mga tribulation saints. Basahin po natin. Pagkatapos ito ay nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ninuman. Sila ay mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harapan ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sinabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, gayon din ang mga pinuno, ang apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Amen! Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman. Amen! Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko, at sinabi niya sa akin, sila yung mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. At iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ay siyang kukup-kup sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw, hindi rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso o sa anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Maliwanag sa verse na yan na ang mga hindi mabilang na taong yan na may hawak na palaspas na nasa langit during tribulation period ay mula sa lipi, wika at bansa. Kung ito ay galing sa iba't ibang bansa, meaning mga hentil, ang mga kaluluwang ito. Ang sabi sa verse 14, sila ay nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nagtagumpay sila mula sa matinding kapighatian o great tribulation. Kung babasahin natin sa English, And he said unto me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ang linaw ng verse na ang mga taong yan ay mula sa Great Tribulation. Meaning, mga tribulation saints ang mga taong ito. You don't have to be a genius, ang linaw-linaw. Hindi yung mga Kristiyanong na-rapture sa church age. No. Maraming nagtuturo ng eschatology na ang raptured saints daw ang mga taong ito. Merong salita dito na nag-identify na this group are tribulation saints maliban na sila ay galing sa Great Tribulation. Ito yung sinasabi sa verse 14. Ang sabi sa verse 14, nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang pagputi ng damit ay sumisimbolo na ikaw ay malinis sa harapan ng Diyos, kaya ka naligtas. Sa verse na yan, mapapansin ninyo kung babasahin ninyong maigi, may dalawang paraan kung bakit naging malinis ang kanilang damit. Una, nilinis nila. Pangalawa, pinaputi sa dugo ng kordero. Magkaiba ang dalawang ito. Nilinis nila means nag-effort silang maging malinis ang kanilang damit. At yung pinaputi sa dugo ng kordero means may part si Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo, kaya ang damit rin nila ay nilinis. Meaning, by their works and faith in Jesus, they were saved. Mas malinaw ito sa English. Sa King James Version, kung babasahin natin sa English, And have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Have washed their robes, their works, and made them white in the blood of the Lamb, Christ's work. Have washed their robes, meaning nilabhan nila ang kanilang damit. And made them white in the blood of the Lamb, meaning pinaputi naman ito ng dugo ng kordero. Sila ang naglaba, dugo ni Kristo ang nagpaputi. So pinapakita na sila talaga ay tribulation saints dahil ang kanilang salvation ay faith plus works. Ngayon, ikumpara natin ang verse na yan na tinutukoy naman sa Revelation chapter 1 verse 5. Dahil ang cleansed by the blood of the Lamb ay tumutukoy din sa Revelation chapter 1 verse 5. Na siya naman tumutukoy sa mga Kristiyano na nasa church age pa. And from Jesus Christ, who is faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that love us and wash us from our sins in his own blood. When it said wash us, meaning it is not we who have cleansed ourselves, but Christ himself has cleansed us.
Si Kristo mismo ang naglinis sa atin. At ito ay tumutukoy sa church age, sa Bride of Christ mismo, which is tayong na-rapture. Ang chapter 1 ay tumutukoy sa kasalukuyang sitwasyon ng church sa panahon ni Juan. Ang chapter 2 hanggang 3 ay tumutukoy sa 7 churches na kumakatawan sa church age hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya raptured saints ang tinutukoy dyan sa Revelation chapter 1 verse 5 na tayong mananampalataya sa panahon natin ngayon. Wala tayong works o ambag sa paglilinis sa atin ni Kristo. Siya mismo ang naglinis ng damit natin ngayong panahon ng church age. Hindi gaya sa mga tribulation saints, meron silang dapat gawin para maging malinis ang kanilang damit. Meron silang dapat gawin para maligtas. Ito ay ialin nila ang kanilang pugot na ulo o sarili nilang dugo para sila ay maligtas dagdag sa ginawa ni Kristo sa krus. Sila ay nagtagumpay during Great Tribulation period, ang sabi diyan. Ngayon, ayon sa napag-aralan natin sa part 6, ang ikalimang selyo ay nabanggit ang mga tribulation saints. Ang ikalimang selyo ay lumalarawan sa persecution age sa middle of tribulation. Kung babasahin muli natin, inalis ang kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubus lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyang patagalin ang paghatol at pagparusa sa mga taong pumatay sa amin. Binigyan ng puting kasuutan ng bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila na magpahinga ng kaunti ng panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. Sa panahon na middle of tribulation na ito ay maraming mamamatay ayon sa propesiya. At yung kaluluwa nila sa langit ay humihingi ng katarungan at nagsasabing, O Panginoon makapangyarihan, banal at tapat, huwag mo na pong patagalin ang paghatol at pagparusa sa mga taong pumatay sa amin. At nabanggit din diyan na binigyan sila ng puting kasuutan na kaya ito ay naging maputi dahil sa dugo ng kordero at paglilinis din ng kanilang mga damit sa pamamagitan ng kanilang kamatayan. At sinabing mag-antay lang ng konting panahon hanggang sa mabuo daw yung bilang napapatayin din kasama nila sa paglilingkod kay Kristo. Which is ang verse na ito ay harmonized din sa binasa natin kanina sa Revelation chapter 7. So inaamin ng Biblia na itong mga kaluluwang ito na maliligtas, it requires martyrdom. Kailangan patayin talaga para makasama silang maligtas. At ang mga kaluluwang ito ay nabanggit sa Revelation chapter 20 verse 4 na binasa natin kanina na sila'y bubuhayin sa panahon ng maghari na si Kristo dito sa lupa after 7 years of tribulation. Kaya ligtas sila, yun nga lang bukod sa dugo ni Kristo, kailangan din ng dugo nila. So for tribulation saints, in order to be saved, it requires faith in Jesus by not taking the mark of the beast, become a martyr by cutting off your head. Yang tatlong yan ay malinaw diyan ayon sa Revelation na dapat maging response ng mga maiiwan. Ngayon ang tanong, paano kung hindi ako magpapugot ng ulo? Pero may pananampalataya naman ako kay Kristo sa panahon na ito. Halimbawa, namatay ako sa gutom dahil hindi ako nagpatatak. O kaya na-aksidente ako. O kaya naman tinamaan ako ng nuclear bomb. O kaya nagtago ako sa mga bundok ay nakasurvive naman ako 7 years. Ang tanong, ligtas ba ako? Well, hindi tayo sigurado diyan. Kasi ayon sa Revelation na yung maliligtas daw ay yung mga nanampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo dahil sa hindi pagtanggap ng tatak ng halimaw. So ano ang guarantee mo para maligtas ka kung mamamatay ka ng hindi pinugutan ng ulo? Kung ano yung sinabi ng Bible, yun yung kaligtasan. Meaning, take the risk. Kasi yun lang ang sinasabi ng Bible. Pugot ulo, faith in Jesus. Yun ang kaligtasan. Di tayo sigurado diyan kasi ang sinabi ng Biblia, ang maliligtas daw ay yung mga pinugutan ng ulo dahil sa pananampalataya kay Kristo. Di mo pwede kasing sabihin na mananampalataya ka kay Kristo, ligtas na ako. Well, hindi uubra yun. Remember, wala ka na sa panahon ng church age. Nasa tribulation age ka na. Hindi na po libre ang kaligtasan sa tribulation age. Wala na tayo sa dispensation ng grace. So anong guarantee mo para maligtas ka kapag namatay ka? At isa sa mahirap dito kapag naiwan ka sa rapture, ang tatakan ng halimaw ay after 3.5 years pa. Meaning pagdadaanan mo pa yung first 3 years na birth pains, which is ito yung World War III,
pagtama ng asteroid sa buong mundo, matinding taggutom bago ang persecution. Kaya nga napakahalagang maintindihan natin na ang the best time na maligtas ay sa panahon ng church age, sa panahon natin ngayon. Sa panahon na libre pa ang kaligtasan ayon sa gospel ni Apostol Pablo, madali ang kaligtasan ngayon sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Kasi kapag naiwan ka at namatay ka ng wala sa panahon, well, hindi tayo sigurado sa salvation mo. Kung anong sinabi ng Bible, dun lang tayo. Maliban lang kung umabot ka ng 3.5 years at maabutan mo yung world persecution, na kapag hindi ka nagpatatak, pugot ulo ka agad. Kaya nga the best niyan eh, kung may nakita kang pila na magpapatatak o magpapapugot ng ulo, eh pumila ka na sa magpapapugot ng ulo para kapag napugutan ka ng ulo, yung kaluluwa mo straight agad sa langit. Ligtas ka dahil yun ay ayon sa Book of Revelation. Ngayon kaibigan, mamili ka. Faith alone in Jesus ngayon church age, or faith plus beheading for Christ sa tribulation age? Well, kung matalino kang tao, pipiliin mo na yung sigurado ka talaga at madali, which is trusting the blood atonement of Jesus ngayong church age. Kumbaga sa pagbili mo sa Shopee o Lazada hanggang nakapromo ng 100% off or libreng salvation, umorder ka na. Kasya naman sa wala ng promo at hindi ka sigurado kung makakabili ka ba ng salvation o hindi. Sa bawat dispensation, laging mayroon dapat mamatay para sa kaligtasan ng tao. Sa Old Testament age, sa panahon ng law, kailangan mo magpatay ng tupa taon-taon para pagtakpan ang iyong kasalanan. Ang pagpatay ng tupa taon-taon ay hindi pag-alis ng iyong kasalanan, kundi tinatakpan lang ito. Kaya kailangan mong sumunod din sa utos ng Diyos para maligtas. Dahil hindi sapat yung tupa o mga hayop na hinahandog mo sa Diyos, kailangan mong idagdag ang gawa dahil ang hayop ay pinagtatakpan lang ang kasalanan mo, hindi inaalis. At ito ay exclusive lang sa mga Hudyo nung panahon na yon. Kaya ang blood atonement dito ay dugo ng hayop. Sa dispensation ng church age, isang napakalaking good news. Yung Diyos na nagsakatawang tao para mamatay sa krus at yung dugo niya ay perpekto. Yung dugo niya ang mag-aalis mismo ng kasalanan ng sanlibutan, meaning kayang bayaran nito ang kasalanan ng buong sanlibutan mula past, present, and future. Remember, Diyos na nagsakatawang tao ito, kaya makapangyarihan ang kanyang dugo. At makakamtan mo lamang ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa dugo ni Kristo para sa iyong kaligtasan. At ito ay forever ayon sa gospel na binigay kay Pablo. Kaya ang blood atonement dito ay yung dugo ni Jesus Christ. Sa dispensation ng tribulation age ay napakahirap. Bukod sa walang katiyakan kung aabot ka ba ng after 3.5 years, it requires faith din sa dugo ni Kristo, pero may halong dugo mo. Ang dugo mo na ito ay kailangan din tumigis sa pamamagitan ng pagpugot ng iyong ulo. Dahil sa pagtanggi mo sa tatak ng halimaw at patotoo para kay Kristo. Kaya ang blood atonement dito ay dugo ni Kristo na may halong dugo mo. Yan po ang dapat nating maunawaan sa tatlong dispensation na ito. Ngayon kaibigan, ating napag-aralan verse by verse na sobrang biblical ang salvation sa 7 years of tribulation. Sa pamamagitan ng rightly dividing the scriptures, natiyak natin na merong kaligtasan sa 7 years of tribulation. Iba ang sa mga Hudyo at iba sa mga Hentil. By rightly dividing the scriptures, napag-aralan natin na ang tangi palang kaligtasan sa tribulation ay pananampalataya rin kay Kristo, ngunit kailangan din ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo sa iyo ng halimaw. Ang 7 years of tribulation ay judgment ng Diyos sa Israel. Ito ay panahon para sa Israel dahil hindi pa tapos ang Diyos sa bayang Israel. Ang salvation sa Israel ay ating pag-aaralan sa part 9.